Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for your Kapalaran sa Pag-ibig. Para po ito sa mga Scorpio. So titignan po natin kung ano po yung posibleng pagdaanan ninyo sa mga susunod na mga araw. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Just take whatever it is that resonates with you and then leave the rest behind. Okay, so we will start po. We have here, man holding a coin. So, pwedeng ito po yung overall energy ninyo sa mga susunod na mga araw. Pwedeng kayo ito na may hinahawakan na coin. So, ibig sabihin yung energy ninyo ay nasa inyong career or finances. Okay? Kung hindi man, pwedeng ibig sabihin nito, may iniisip kayo dito na lalaki na may hawak-hawak ng coin or pwedeng mayaman siguro tong tao na to, may kaya siguro siya or nagko-concentrate itong tao na to sa kanyang career or pagpapayaman. Okay? And then we have here friendship. Sabi, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. So, pwedeng siguro friend nyo itong tao na to or kailangan nyo maging friend nitong person mo para daw magkaroon ng magandang bonding ang inyong relationship at magkaroon ng improvement sa inyong love life. Okay, so let's see. We have separation. So, pwedeng maghiwalay kayo ng jowa nyo dahil nga siguro hindi nyo na-nurture yung bonding nyo. Pwedeng hindi kayo friends, okay? Baka lovers lang kayo. Mas maganda kung friends and lovers kayo. And then we have here clocks. So sa ngayon, parang kailangan nyo muna ng panahon para magkaroon ng separation. Yung iba sa inyo, pwede siguro na kahit hiwalay na kayo ay friends pa rin kayo. Okay, maybe ang sinasabi dito, in-nurture mo yung friendship ninyo. Baka sakaling kapag lumalim yung friendship ninyo with each other, maibalik nyo pa yung pagiging lovers. Yeah, yung love ninyo sa isa't isa. Okay? So, lagay ko yan dyan. Mamaya ko na po i-open to. Ito po yung parang gusto niyang sabihin sa inyo na hindi niya masabi. So, kukuha muna tayo ng mga tarot cards para makikita natin kung ano po yung posibleng pagdaraanan ninyo. At habang binabalasan ko mga cards, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito po sa channel ko, pati po doon sa kabilang channel ko, which is the May Daily Tarot, kindly subscribe na po and help me po na mag-grow ang aking channels. Okay, so let's see ano kaya yung pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. We have here the Strength card. So parang kinakailangan nyo dito ng lakas na loob sa kung ano man yung inyong sasabakin. Okay, and then we have here the Nine of Pentacles. Financially, magiging okay naman kayo yung status ninyo. Parang na-enjoy nyo naman yung inyong mga pinaghirapan. Pwedeng ibig sabihin rin nito, mas inaalagaan ninyo yung self ninyo. Parang as a way siguro of recovering here. Parang pinapamper ninyo yung self nyo. Pwedeng ibinabalik ninyo siguro yung self-confidence ninyo. But somehow, you know, we have here the Eight of Swords. Nandun pa rin naman yung feeling of helplessness ninyo na hindi pa rin kayo siguro makaget over doon sa kung ano yung nangyari sa inyo. Pero with the Eight of Cups here, siguro naiisip nyo rin na hindi ako pwede na nakatayo lang or nagmumukmuk lang dito. Hindi ako pwedeng nahuhulog lang dito. Kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis doon sa sitwasyon. Okay? And then we have here the Six of Pentacles. So, ayun, para kang ano dito. Nag-e-enjoy ka dito sa buhay mo na maybe sa mga susunod na mga araw, you will be spending a lot of, you know, money or pwedeng ang concentration mo talaga is money. Kaya we have here the man holding a money.
Okay? Yung energy mo na andun sa finances mo. And then we have the Nine of Swords. So, meron akong konsensya dito. Nakukonsensya. Parang gusto niya sigurong maging lovers pa kayo. Pero meron siyang hindi mabitawan. Okay? Pero in the future, may possibility pa eh. Okay? Pwede rin na ikaw to na tipong malapit ka nang kumawala din. Kaya nga, umaabante ka na dito sa buhay mo eh. And then we have here the Sun, the Wheel of Fortune. So may magagandang mangyayari. Positive changes is about to happen. Parang iikot yung mundo, yung ano, sitwasyon. And then Five of Wands and then Eight of Wands. So mayroong magre-reach out sa'yo na nakaaway mo or nagkaroon kayo ng conflict nga nitong tao na to. So, mag-reach out yan. Pwedeng this will be the start na of your, you know, friendship. Yung parang nagkakaroon ulit kayo ng feeling sa isa't isa. Ganyan. And then, we have here the Ace of Pentacles. And then, ayun, o-offerin ka na niya ng tipong committed relationship or a new beginning. Kasi ma-attract siyang muli sa'yo. So, pwedeng liligaw ang kanyang muli, susuyuin kanyang muli dahil mahal ka niya. At parang sinasabi niya dito, let's work things out, ganon. And then we have here the Page of Pentacles. Hindi ko alam, baka ikaw to na medyo calculated pa yung actions mo or medyo nag-aalangan ka pa sa kanya. Okay, may malaking possibility na yung person mo is a earth sign. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn. Hindi ko naman maindi-deny, nandun naman yung pagmamahal. Okay, siguro ang problema lang dito, masyado siya nakafocus doon sa kanyang pera-pera muna or career niya, kaya hindi niya maibigay sa'yo agad-agad yung mga gusto mo. Pwedeng this will start again as a friendship nga. And then, eventually, babalik na kayo doon sa pagiging lovers ninyo. Okay? So, let's see kung ano yung mensahe sa inyo nitong tao na to. Wala kang katulad. And then, we have, akin ka lang. And then, hindi na ako kagaya ng dati. Okay. So, alam niya na tipong nasa'yo yung mga qualities na hinahanap niya siguro. Ayaw niya rin kumbaga na mapunta ka sa iba. Gusto niya sa kanya ka lang. Parang ayaw ka rin naman niyang pakawalan. Pero siguro kailangan niya munang magkaroon ng pagbabago. Kaya sinasabi niya dyan na hindi na siya kagaya ng dati. Ang nagigets ko pa nga dito, yung pagiging friends niya sa'yo is making sure na hindi ka mapunta sa iba. Okay? Kung halimbawa nagme-message yan sa'yo na bigla pasulpot-sulpot, pwedeng yun yung paninigurado niya na kanya ka pa rin. Okay? Pero ayun nga, hindi pa siya parang handa right now to commit kasi iba yung priority niya ngayon. Okay? So, yun po yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio.